Mabathroom na kulit! Ito na yung prutas natin! Tol, sakto! Ito mo yan, di dapat mawala yan. Nak, Blessing, makikuha mo na yung mga plato at pechata. Lab, tulungan naman si Blessing ilapat yung plato. Agad ah, mahal. Pakidali mo lang. Ay, wow! Sinigang! Nak, Blessing, diyan ka pinaglihi ni Mami. Grace, naalala mo yung takot na takot kang umamin kay Mama? Di ba sinigang din ulam natin nun? Siyempre naman, Kuya. Ha? Sino nga, Ma? Si Justin po. Justin? Sino naman Justin na na? Blockmate ko po. Tapos nakasama ko po siya sa student council. Boyfriend ko po. Saan kami nagkulang, Grace? Yung pakikipag-boyfriend mo, hindi namin pinagbawalan ni Misa ni Mami mo. Sana inisip mo yung hiniling namin sa'yo na magtapos ka muna. Para kang maubusan ng lalaki. Paano na yung pag-aaral mo ngayon, Lak? Akala ko ba? Grace naman! Hindi ba kayo nag-isip ng Justin na yan? Inilagay ko sa alanganin ng sarili mo. Napakahirap ng ganyan. Hindi mo malalaranasan ngayon. Malalaranasan mo! Lasing ka ba? Lasing! Magkuha mo yung tissue doon sa drawer ng lolo mo, doon sa itim. Ako, di ba? Ako, maglalasing. Masama yung maglasing. Ayon sa Biblia. Pero kuya, naaalala mo pa ba kung gano'ng kasakit ng ulo nila mama at papa noon? Oo naman, malilimutan ko ba yun? Umuus ko pa ang ilong ni papa sa akin noon. Hindi ka talaga. Oo, kanino pa yung pre? Hindi na umingi ka to. O na, sige na. Ako na yung black sheep. Sorry, kuya. Hoy, Alice. Katawa-tawa ka pa dyan. Ikaw nga, hindi ka nagsisinsigot siya. Hindi ka rin namin makakunta. Kailangan, punta ka pa ni Owen para sabihin ngayon yun lang. Eh, alam mo naman, kuya, lately, busy ako. Dahil may mga nakakausap ako na gustong mag-invest sa clinic. So, baka later this year, masimulan na rin yung proposed hospital. So, wala na akong time sa cellphone na yan. Ganun ba? Grabe! Eh, dati, kulang nilang tahiin yung cellphone sa palad mo. Ano ba naman tong anak ko? Hindi na natutunang bitawan ang cellphone niya. Alice!
pa. Kuya, inimis ko na si Mama. Kasi lubos may isip kung paano. Ate, alam mo naman kung may sakit sa puso si Mama? Eh, ikaw! Nasaan ka ba nun? Nakikipag-inuman kasama yung mga barkada mo? Una, ako na! Ako na black sheep dito! Wait. Tsaka ate, huwag mo ngayong iniba yung usapan dito! Kung buhay man si Mama, masaya siya nakapula ako! Ate, ikaw yung naiwan dito sa bahay! At ikaw yung may responsibilidad na bantayan si Mama! Huwag mo isihisi mo yung kapabayaan mo! Wow, Grace! Huwag ka mang umepal dito! Alam naman natin na yung abuloy mapupunta lang dyan sa laman ng tiyan mo! Grace! Aba, kuya! Ako na naman! Kayo na lang laging nasusunod! Lalo ka na! Ikaw na lang magaling dito! Kaya nga siguro wala nang nakikinig sa akin dito eh! Kung naririnig lang tayo ni Mama, kung nandito lang siya, alam niyo kung saan ako nang gagaling! Ano bang sinasabi mo? Eh di ba nga, sabi ko yung sopas sa huling lamay na lang. Pero unang araw pa lang, nagsopas na kayo. Sabi ko yung sesto, wag ituturo yung cooler sa mga bata. Pero ngayon, naubos agad. Problema pa rin ba yun? Oo na! Kasalanan ko na! Na ano man yung gawin ko, kahit gaano pang luha yung ibuhos ko sa mundo niya, hindi na mabubuhay si Mama! Ayun ba yung gusto niyong marinig? Oo, nakasalanan ko lang lahat! Oo, na hindi ko mapapatawad yung sarili ko! Kasi tuwing aarap ako sa salamin, wala akong maramdaman kung di galit at buot sa sarili ko! Ayun ba yung gusto niyong marinig, ha? Miss na miss ko na rin si Mama! Gusto gusto ko na rin siyang mayakap! Yan, ate, pwede naman eh. Pwede! Mga bastos kayo. Hindi niyo tinira nakihiyan si Mama? Ano pa gusto niyo mangyari? Patay na ang Mama. Wala na tayong magagawa doon. Ang magagawa na lang natin, may ibigay respeto para sa kanya. Maawa na mo kayo. Kahit ngayon lang. Tsaka isa ba? Alam niyo naman yung kondisyon ni Alice, di ba? Si Mama, siya lang yung kaya sa isang taong tumutulong kay Alice sa addiction niya. Kaya wala kayong karapatan, sumbatan siya. Dahil kayo mismo, tayo mismo wala doon. Dapat nga magkakasama tayo na iniisa tayo eh. Pero ano, gusumbat lang tayo? Kung ganyan lang din naman, mag-iwayawali na tayo eh. Umaasa lang naman ako. Mabigyan natin ng maayos na pamamahalam si Mama. Hindi kahit minsan, hindi ko lubos maisip pagkakaganto tayo. Sa mga bagay na nangyayari sa aking pamilya. Hirap na hirap na po ako sa lahat. Ama, kamamatay lang po ni nanay pero wala po silang ginawa kundi magsigawan at mag-away. Naway patawarin niya po sila ang aking mga kapatid at buksan ang kanilang isipan sa malawak na perspektibo ng buhay. Marami man po ang pagkukulang bilang kuya. Ngunit ako po'y dumadaing at nananalangin sa inyo na sana po ay matapos na ang problema na ito at magpatawaran na po ang bawat isa. Ay nako, tama na nga yan. Teka, nakahain na ba lahat? Oo oh, kuya, okay na lahat. Si Kuya Owen kasi, puro throwback eh. Oo na, naka-entry na lang lahat. Ah, sige, tawagin niyo mga bata. Mga bata, lina kayo. Kain tayo sabay-sabay na. Okay, anak, tara.
Panginoon, salamat po. Sa kabila ng lahat, lahat ng takot at kabalisahan, hindi mo po kami pinabayaan. Sa kabila ng pagkakamali, lumaking maayos ang aking mga anak. Ako na siguro yung anak na laging sakit sa ulo. Pero kahit na ganoon po, sa aking pagbabago, muli nila akong tinanggap. Sa bigat ng aming mga dalahay noon, na umabot sa puntong sarili man namin ay hindi namin mapatawad. Pero tinuruan mo kaming magsisi, magpatawad at magmahalan sa isa't isa. Salamat po. Dinig mo ang aking mga hinaing. Ngayon ay mas tumibay ang aming samahan at pagmamahalan. Salamat po at narito kami ngayong buong pamilya sa aming hapag. Amen. Amen. Salamat sa Diyos. Alam niyo, kung buhay pa yung mga magulang natin, sigurado proud na proud sila sa atin. Magpahayagan nga kayo sa isa't isa ng inyong mga kasalanan at ipanalangin ng isa't isa ang iba upang kayo magsigaling. Malaki ang nagagawa ng maningas na panalangin ng taong matuwid. Santiago 5:16.